Sa mapagpalang araw po ng Miyerkules, welcome to Hold the Line, Police Senior Master Sergeant Roger Aldimones, mula po sa ilalim ng bandila ng Pinagsang Puso, Catholic Charismatic Ministry Incorporated. At sa tulong po ng panalangin ng mahal na ina ng Birhen ng Guadalupe, nais pong bahagi. Ang mabuting balita po ngayong Marso 24 taong 2021, inangon natin kay San Juan Kabanata 8, talata 31 hanggang 42. At sabi po dito, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, for the truth will set you free. At sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kapatid, may kapangyarihan na namang dadaloy sa araw na ito dahil ito'y sinabi mismo ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ano ito yung word na to? Malaya. Palalayain tayo ng Diyos kung tayo'y mananalig at magtitiwala. Ngayon, paano tayong lalaya? Ang sabi dito, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Patras muna tayo, kapatid. Una-una, sabi dito, makikilala ninyo ang katotohanan. Paano mo makikilala ang katotohanan? Yung reality, yung totoong nangyari. Siyempre, kailangan ma-accept mo muna. Acceptin mo na may sakit ka. Acceptin mo na may problema ka sa bisyo. Acceptin natin na may problema sa pamilya. Acceptin natin na mayroong problemang pinansyal. Lahat ng ito ay katotohanan. At hanggat hindi natin naitatama o hanggat hindi natin nalalaman na nasa sitwasyon o nasa problema tayo at hindi natin matanggap, hindi tayo makakamugod. Bakit? Hindi nga natin matanggap, paano tayo makakamugod? Kaya, ang unang message ngayon ng ating Panginoon para tayo makalaya, first thing, ipag-pray natin, Lord, grant me the, hindi lang wisdom, kung hindi kalakasan para tanggapin ang katotohanan, yung sitwasyon ko ngayon. Accept natin na may COVID-19, yes. Protocol. Pero, may palalayain ngayong araw na ito dahil inaccept na natin na nagkasakit tayo, di ba? Na talagang dumanas tayo na tayo tinamaan ng COVID-19, i-accept natin yan. Yun yung unang acceptance. Ano yung pangalawa? Patras tayo. Tunay ngang magiging alagad ko kayo. Yan. Paano ka magiging tunay na alagad ng ating Panginoon? Ang tunay na alagad ng ating Panginoon ay sumusunod sa kanyang aral. Paano ka ngayon susunod sa kanyang aral? Siyempre, una-una, dapat alamin mo o pag-aralan mo muna kung sino ba tong Diyos mo. Kasi pag hindi mo siya nakilala, hindi ka susunod sa kanyang aral. At sa iyong pagsunod sa kanya, kailangan alamin mo ulit. Ito yung lagi natin nire-remind. Alam mo kung ano yung gusto niya at yung ayaw niya. Sabi, di ba? Gusto niya yung nagpupuri ka, gusto niya yung sumasamba tayo, gusto niya yung siya lang ang kikilalanin natin Diyos. E ano naman yung ayaw niya? Ayaw ng Diyos na malayo tayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na magkasala tayo. Kaya wag natin gawin. Kaya ang second prayer natin, Lord, gusto kitang makilalang tuluyan. Pakilala mo lalo ang iyong sarili. Kaya ayaw kong gawin yung mga ayaw mo at gusto kong gawin yung gusto mo. Ano yung pinaka-unang-una yung sabi dito? Kung patuloy kayong susunod sa aral, pagsunod, hindi mo lang siya kinilala, kung hindi sumunod ka pa sa turo niya. Pag sumunod ka sa turo ng ating Panginoon, nakatitiyak tayo na hindi kapahamakan ang pupuntahan natin kung hindi buhay na walang hanggan. Three things ang bagay na pag-pray natin para makalaya tayo. Una-una, patuloy tayong sumunod sa kanyang aral. Second, kilalanin natin na tayo alagad ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang aral. And then the third, makikilala natin ang katotohanan. Kilalanin natin ang katotohanan na i-accept natin kung ano meron tayo at nakatitiyak naman tayo. Ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. Yes, sa araw na ito may kapangyarihang lumalabas sa tulong ng Banal na Espiritu. Kalayaan sa tanikala ng utang. Kalayaan sa tanikala ng pagkakasala, sa kahalayan, bisyo ng sugal, bisyo ng alak, bisyo ng droga,
bisyo ng pagiging makasarili, paglayas sa galit, sa hinanakit, sa mananloob, at higit sa lahat, paglaya sa kasalanan na meron tayo sa araw na ito. Ang katotohanan, kapatid, yan ang magpapalaya sa iyo. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, may katotohanan. Lahat yan lilipas, lahat yan mawawala. Pero ang katotohanan, may Diyos ka na kasama mo kahapon, noon, ngayon, at bukas. Kapatid, hilingin natin ang kapangyarihan ng kalayaan sa araw na ito. Let's pray in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amang dakila, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagpapala mo. Sapagkat may bago ka na namang tinuro sa amin. Tinuruan mo kami na sumunod sa aral mo. At after kaming sumunod sa aral mo, pag-aralan ka namin at makikilala namin, Panginoon, ang katotohanan. Katotohanan na kung anong meron kami ngayong pinagdadaanan. At kailangan, Lord, kailangan namin itong i-accept upang nang sa ganun mas lalo ka namin matanggap na ikaw lang talagang pwede namin takbuhan. At alam namin, Panginoon, sa oras na pagkakataong ito, ang katotohanan na magpapalay sa amin, yes, palalayain mo kami sa lahat ng bandage na meron kami. Financial, emotional, mental, anumang pinagdadaanan ng kapatid ko na ito, at dumadanas na ng depression, stress, palayain siya ngayon. At pinakamahalaga sa lahat, Panginoon, paglaya sa kasalanan. Upang nang sa ganon, yung buhay na walang hanggan na inaasa mo sa amin ay aming makamtan. Ito pong sabot na langin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay noon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Holy Spirit, amen. Wala po dito sa likod ng Makati City Headquarters, sa likod ng mga truck, underschooling po tayo. Ito po tayo, tambay muna. Lagi nagsasabi, just hold the line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.